Lagyan natin ng panguntra guys para makikita ng mga tao dito na kapag naapakan po, sabi ng magagamot, ay makikita mo talaga yung anyo ng elemento dito, kung sino yung nakatirang elemento dito. Guys, wala na pong intro po. Nirequest lang po tayo dito. Yung bahay na luma dyan, may nakikitang tikba lang doon sa bahay. Kaya hanggang ngayon hindi po tinitirahan ng mga yung nagpapagawa ng bahay na yan, kasi po sa tuwing daw sila ay nabota ng gabi, niyoyog-yog po yung bahay. Kaya ngayon subukan natin i-explore. Wala itong intro, dito lang yung motor natin. May mga kabahayan dito. Yan. May request po tayo. Dito lang tayo. Mamasid lang muna tayo dito. Baka may mararamdaman tayong kakaiba doon. Meron akong hinihingi sa manggagamot guys. Kasi hindi ko pa na-try gamitan ng mga orasyon yung tikbalang. Nagdala tayo ng powder para panguntra ng tikbalang para sila ay mangisay kung maapakan nila ito. Para humihina yung elemento na yan. First time ko makapag-explore ng ganitong uri ng elemento na to. Subukan natin kung totoo ba yung elementong tikbalang. Yung motor ko dito lang. Matagal na itong bahay na ito na hindi natapos. Kasi lagi daw, parang dinaanan ng lindo lagi kapag gabi. Tapos may nakikita sila doon sa taas. Parang nayuyupi yung yero. Pero pag kinabukasan, wala naman talagang yupi na nakikita. Pero nagtataka sila kung bakit daw na may doon sa taas. Yan, yung bahay na yan. Mahilig sila sa ganitong uri ng bahay na titirahan ng mga elemento. Napakalaki yung kahoy. Buti lang walang agta dito. Meron tayong dalang panguntra guys na binigay po ng manggagamot ito. Hinahaluan yan ng powder na panguntra sa tikbalang. Dito tayo dadaan para mas lalo natin makikita yung elemento dito. Santom Lugam! Sabi ng manggagamot, ilalagay din natin doon sa ilalim ng bahay. Ito tayo dadaan. Ang nakikita po dito guys, yung naglalaba daw dito. Dito na area, labahan to. Wala naglalabang ngayon. Ito dito labahan. Doon nila nakikita yung parang kabayo daw. Kaya nga subukan natin explore dito. Kung meron bang mangisay. Kunin natin yung pangontra natin. Subukan natin lagyan ng panguntra sa ilalim guys. Parang may
creepy din. Ah, nayayupi. Bakit nayayupi ito? Sabi na rin na nayayupi. Siguro sa niyog to. Ito guys, subukan natin. Lagyan natin ng panguntra guys para makikita ng mga tao dito na kapag naapakan to, sabi ng magagamot, ay makikita mo talaga yung anyo ng elemento dito, kung sino yung nakatirang elemento dito. Lagyan ko na. Sayang na bahay ito. Hindi ko pa nasubukan i-explore yung ano, yung mga elementong ganito. Lalayo muna tayo dito. Ipo-focus natin yung camera para makuha natin ng video yung kamerahan. Iwan ko lang guys, no, mag-comment lang kayo kung delikado ba yung tikbalang sa tao. Kung sila ba ay nangagat, nangangain ba, kumakain ba ng tao. Para malaman natin kung ano talaga yung gawain ng elementong to, no, yung tikbalang. Kasi hindi pa ako nakapag try ng ganitong elemento na to, kaya sinubukan ko i-explore. Pero ang sabi ni Mama noon, nakikita po siya talaga ng ano, yung tikbalang na kabayo daw talaga yung ulo. Pero hindi naman sinasabi ni Mama na matapang daw. Dinaanan lang daw po daw sila doon sa kanilang bahay noong dalaga pa sila. Parang wala daw nakatira guys. Nadaanan lang. Daanan lang talaga yung bahay na to guys, no? May tumakbo dito sa likod ko ah. Yung bahay na tinitirikan niya ay daanan ng mga elemento. Kaya hindi po nakatulog yung may-ari doon. Hindi na tinapos kasi lagi po parang lindol daw. Dito lang tayo guys. Magmasid muna tayo dito kung mayroon ba tayo makukuha na. Ipo-focus lang natin dito sa may sapa. Mag-comment lang kayo guys kung sweet ba mo aning elemento ha, kung gaano ba sila kabait, gaano ba sila katapang, gaano ba sila kasama, kung sila po ba ay kumakain ng tao, nanibibiktima ba ng tao. Wala tayong nakuna ng kamera dito, pero may mga parang tumatakbo-takbo lang dito sa paligid natin. Meron talaga nakatira dito guys. Daanan pala itong mga bahay na to, daanan ng mga elemento. Dapat nilagyan po. Dapat no, kayo po, ito lang masabi ko sa inyo para maturuan ko kayo, no. Experience din namin to. Nalagyan po namin yung pagpatirik namin ng bahay. Kung meron gusto nyong area na tirikan ng bahay, dapat magkuha kayo ng buko. Lagyan po ninyo ng buko yung bahay na titirikan ninyo. Balikan nyo na 5 days or 4 days. Kapag narinig na po ninyo may tubig sa loob ng buko, ibig sabihin nyo na mayroong nakatira. Pag niyog-yog po ninyo na walang maririnig po ninyo na tubig sa loob ng buko, it means walang nakatira. Pag nayog-yog ang buko, it means tandaan po nyo guys, mayroong nakatira yan. Kaya itong video na to, hindi lang po to sa mga taong antay. No, meron kayong mapupulot dito na paraan kung paano ninyo sugpuin yung mga elemento. Huwag kayong matakot sa elemento.
Tapos mas matatakot pa tayo sa tao. Kasi ang tao magaling gumawa ng istorya para ikaw ay mapatay, para ikaw ay masira. Salamat guys, hanggang dito na lang muna. I-update ko lang sa inyo kung mayroon tayong babalita dito sa mga kapitbahay nitong bahay na to. Kung mayroon silang makikita, kasi kapag naapakan ng mga elemento na yung binagay na po natin doon, makikita nila kung anong talaga elemento na yan.